para sa ulo ng mga nagbabagang balita. Napaka-crucial papel ng LGUs iginiit sa gitna ng bagong COVID-19 variant. Xi Jinping, nagbabala versus bagong Cold War. Vaccine SAR sa publiko? Huwag magmadali. Marami pa rin wala pang bakuna. LeBron, nagbuhos ng 46 points versus Cavaliers. Perfect 10 sa road games. New viewing experience ASAP natin to? Ipapalabas sa TV5. Kami ang Ronda Ratsyada. Mga balita, mga katotohanan at mapagkakatiwalaan. Ratsyada na! Araw, Pilipinas. Ako si John Marcy, nagbabalita Ronda Ratsyada. Mga balita, mga katotohanan at mapagkakatiwalaan. Ratsyada na! Ang pasadahan ang mga tampok at may init na balita para sa karagdagang detalye, live na magbabalita ninyong marata sa San Lazaro Hospital, ibalita mo! Maraming salamat, Marlo. Ngayon po ay live na live tayo sa labas ng San Lazaro Hospital kung saan pinag-uusapan ng bagong COVID-19 variant. Papel ng LGUs giniit sa gitna ng bagong COVID-19 variant. Lalong naging malaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan para mapigilan ang pagkalat sa bansa ng bagong variant ng COVID-19 na sinasabing mas mabilis makahawa at mas nakamamatay. Some evidence. UK coronavirus strain is more deadly than the others. Sabi sa teleradyo ni Dr. Ronjin Solante, pinuno ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit ng San Lazaro Hospital, dapat alam na mga LGU ang nangyayari sa kanilang komunidad para maging mabilis ang pagresponde sa bawat kaso. Ngayon po ay live po rin natin makapanayam si Dr. Ronjin Solante, isang doktor mula sa San Lazaro Hospital. Magandang araw po, Doc. Magandang araw din. Ano po bang masasabi niyo sa bagong COVID-19 variant na kumakalat sa buong mundo na nagmula daw po sa UK? Napaka-crucial niyan. Importante talaga ang reporting and case detection sa mga community. Kung sino man ang may sintomas, the earlier they can also be tested para hindi delayed ang result at hindi rin maging delayed ang contact tracing. Maraming salamat po, Doc. Iit ni Solante, mahalaga rin ang sinasagawang sequencing ng pamahalaan dahil ito lang ang paraan para malaman kung kumalat na ito sa isang lugar. Muli, ako si Ninyo Maratas, nagbabalita para sa Ronda Ratsyada. Maraming salamat, Ninyo Maratas! Para sa susunod na balita, Rihanna Denise, ibalita mo! Salamat, Marlo! Malaki ang chance ang manggaling sa COVAX facility ang mga unang bakunang darating sa bansa ayon kay Vaccine Sir Carlito Galvez itong Martes. Ang COVAX facility ay isang international initiative na nagagarantiya ng access sa bakuna para sa hindi bababa sa 20% ng mga bansang kasama sa programa. Sa COVID-19 Vaccines Code Team visit sa Pasig City, sinabi ni Galvez na tinawagan siya ng Pfizer upang sabihing nagkaroon sila ng agreement sa COVAX. Aminado si Galvez na magkakaroon ng shortfall supply ng bakuna sa buong mundo dahil ang ilang manufacturers na nasa 50-60% ay tinapyas sa kanilang manufacturing. Pero siniguro niyang ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang makuha ang kailangang bakuna ng bansa. Sabi pa niya, huwag sanang maging atat ang publiko dahil maraming bansa ang hindi makapagpapaturok ng bakuna dahil nasamsam umano ng mayayamang bansa ang karamihan ng supply. Muli, ako si Rihanna Denise Pugay para sa Ronda Ratsyada. Susunod! Xi Jinping, nagbabala versus bagong Cold War sa pagbabalik ng Ronda Ratsyada! Thank you.
Green tea's white, karamelang may sitinamnam. Yung ituduyang kasarap ng tamang timpla, ng pinagsamang sarap ng real coffee and real caramel. Sitinamnam, sitinamnam, sitinamnam. Muling nagbabalik ang Ronda Ratsada. Si Jinping, nagbabalak versus bagong Cold War. Ihahatid ni Zariah Flandes, ibalita mo! Pinalaan ni Chinese President Xi Jinping ang mga pinuno ng mundo sa isang all-virtual Davos Forum noong Lunes laban sa pagsisimula ng isang bagong Cold War at hinimok ang pandaigdigang pagkakaisa sa harap ng pandemyang coronavirus. Sa kalakhan ay napigilan ng pagkalat ng pandemya sa loob ng mga hangganan nito. Nais ni Xi na iposisyon ang China bilang key player sa isang bagong kaisang pandaigdigan ng mundo habang ang US ay nananatiling lumpo ng pandemya, to build small cliques or start a new Cold War to threaten, intimidate others will only push the world into division. Sinabi ni Xi, posibleng pasimpleng pag-atake sa mga plano ni US President Joe Biden na buhayin ng pandaigdigan ng mga alyansa upang kontrahin ang lumalaking impluwensya ng China. Nananawagan din si Xi para sa mas malakas na pamamahala sa buong mundo sa pamamagitan ng mga multilateral na organisasyon, pagtanggal ng mga hadlang sa palitan ng internasyonal na kalakalan, pamumuhunan at teknolohiya, pati na rin ang mas malakas na representasyon sa entablado ng mundo para sa mga umuunlad na bansa. Zariah Flandes, nag-uulat para sa Ronda Ratsada. Maraming salamat! At para naman sa lagay ng ating panahon, Nicolay Plasuelo mag-uulat. Ano ang panahon natin dyan? Maraming salamat, Marlo. Para naman sa temperatura natin ngayon dito sa Legazpi, nakaranas tayo ng 26 degrees. Dito naman sa Maydaet, 25 degrees. Doon naman sa bandang Infanta, 24 degrees. Sa Tayabas, 25 degrees. Tagaytay, 30 degrees. Sa Manila, 27 degrees. Sa Clark, 20 degrees. Sa Subic Bay, 25 degrees. Cabanatuan, 25 degrees. Dito naman sa Baguio, napakalamig, may 15 degrees. Dito naman sa Bigaraw, maraming giniginaw, 24 degrees. Lawag, 26 degrees. At sa Vasco, Batanes naman ay 25 degrees. Para naman sa lagay ng panahon natin bukas, dito sa may Bicol region ay asahan natin na may malakas na pag-ulan. Pati na rin dito sa buong parte ng Calabarzon at NCR. Asahan din natin na may malakas na pag-ulan dito sa may Subic Bay, dito sa may Clark, Cabanatuan at sa Baguio. Pati na rin dito sa Lawag, Tugigaraw at sa Basco. Dito naman sa Mindanao, sa may Butuan, Cagayan de Oro, Davao, Cotabato, General Santos, ay asahan natin na may malakas na pag-ulan o mga thunderstorms. Dito naman sa kabilang dako ng Mindanao kung saan nakolocate ang Zamboanga, ay asahan din na may malakas na pag-ulan. Pati na rin sa dulong ng Pilipinas sa Hulog, ay asahan natin na may malakas na pag-ulan. Yun lamang ang mga weather updates natin ngayon. Ako si Nicolay Plasuelo, ang pogi niyong weather forecaster. Nag-iiwan ng katagang walang forever pagdating sa panahon. Maraming salamat, Nicolay Plasuelo. At para naman sa sports news, nagbabalita Alia Karel Padlan, ibalita mo! Salamat, Marlo. LeBron, nagbuhos ng 46 points kontra Cavs. Lakers, perfect 10 sa road games. Ibinilang ng Los Angeles Lakers sa kanilang biktima ang Cleveland Cavaliers, 115-108. Ito na ang ikasampung panalo ng Lakers para sa kanilang perfect record sa road games. Ang naturang panalo ng Lakers ay isang araw bago ang unang taon ng anibersaryo ng pagpanaw ng Lakers great na si Kobe Bryant. Susunod na laro ng Lakers ay Huwebes kung saan dadayo sila sa Philadelphia. Ang Cavs naman ay host sa Detroit Pistons. Muli, ako si Alia Padlan, nagbabalita para sa Ronda Ratsada. Maraming salamat, Alia Padlan. At para naman sa showbiz balita, naririto si Aling Chikatera, Kathleen Cabacas, Ichika mo! Salamat, Marlo. New viewing experience, ASAP natin to ipapalabas sa TV5. Simula alas 12 ng tanghali sa Linggo, Enero 24, mapapanood na ang Philippines' longest-running musical variety show na Muli ako si Kathleen Cabacas, ang inyong showbiz chikatera. Magbabalik sa'yo, Marlo. Yun lamang para sa may init at sariwang mga balita. Ako si John Marlo C. Ito ang
Ronda Ratsada. Mga balitang mapagkakatiwalaan at makatotohanan, Raratsada na!